Mga bata, kilala niyo ba ang naging magulang ni Jesus? Sino ang kanyang pisikal na ama at ina? At ano-ano naman kaya ang magagandang katangian nila? Kapayapaan mga bata, halina at ating pakinggan ang kwento sa araw na ito na may pamagat na si Jose at Maria, na mababasa sa Mateo 1 ang versikulo ay 18 hanggang 25. Mga bata, noong ang ating Panginoong Diyos ay nagkatawang tao dito sa lupa, ang kanyang ginamit na pangalan ay Kristo Jesus. At ang kanyang naging ina ay si Maria at ang kanyang ama naman ay si Jose. Isang araw, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na si Maria. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglili at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. At sinabi pa ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan." Si Maria ay nakatakdang mapangasawa ni Jose. Ngunit bago pa sila nagsama, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na kanyang asawa ay lalaking matuwid at hindi niya ginusto na mapahiya sa mga tao si Maria. Kaya nagpasya siyang paalisin ng lihim si Maria. Samantalang iniisip niya ang mga bagay na ito. Narito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Sinabi ng anghel, "Jose, ikaw na nagmula sa angkan ni David. Huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa. Ito'y dahil ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay sa banal na espiritu. Siya ay manganganak ng isang lalaki. Ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan." Ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Sinabi nila, "Narito, isang dalagang birhen ang magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin nila siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay, ang Diyos ay sumasa atin." Sa pagbangon ni Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria upang maging asawa. Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. Pinangalanan siya ni Jose na Jesus. At dito na natatapos ang ating kwento. Mga bata, nakilala na natin sa kwento ang naging magulang ni Jesus sa pisikal. Ang kanyang naging ama sa pisikal ay si Jose at ang kanyang ina naman sa pisikal ay si Maria. Ano-ano ang kanilang magagandang katangian? At ano ang aral ng kwento sa araw na ito? Tandaan mga bata, si Jose at Maria ay magulang ng Panginoong Kristo Jesus sa pisikal lamang. Sa espiritual ay walang magulang ang ating Panginoong Diyos dahil siya ang lumikha ng lahat at wala pa man ang mundo at mga tao ay buhay na siya. Narito ang magagandang katangian ni Maria. Si Maria ay may mababang kalooban at pananampalataya sa Diyos.
ipinakita ni Maria ang mapagkumbabang puso sa kanyang pagpuri sa Diyos. Hindi niya inangkin ang sariling karangalan sa pagkakapini sa kanya bilang ina ni Jesus. At tinanggap niya ang mensahe ng anghel na si Gabriel ng may buong pananampalataya. Si Maria ay mapagmahal at tapat na ina. Si Maria ay naging mabuting ina kay Jesus mula pagsilang hanggang sa krus na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa anak. Narito naman ang magagandang katangian ni Jose. Si Jose ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Sa kabila ng mga hamon, sinunod niya ang utos ng Diyos na kunin si Maria bilang kanyang asawa at tanggapin si Jesus bilang kanyang anak. Responsable si Jose. Ginampanan ni Jose ang papel bilang tagapangalaga ng pamilya. Inalagaan si Maria at si Jesus at dinala sila sa ligtas na lugar upang protektahan. Ipinakita nila ang magandang halimbawa ng pagiging magulang na nagtutulungan at nagmamahalan. Ginampanan nila ang kanilang responsibilidad sa pagpapalaki kay Jesus. Kahit ang ating mga magulang mga bata ay responsable at mapagmahal sa atin. Kaya naman, nararapat natin silang igalang, sundin at mahalin. Narito naman ang ating memory verse para sa araw na ito. Ito ay mababasa sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Maraming salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa muli, paalam!